Yes, Father God, we thank you, Lord God, for this morning that you've given us. We thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, to give you praise and to give you glory, Father God. Let your presence be upon us, Lord. Thank you, Lord. You are here among us, for we have gathered in your name. We can feel your presence in this place. You are here. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po si Brother Mark Difuntorum. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po tayong lahat na yumuko. Manalalangin po tayo muna bilang pagsisimula
ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon sa isa na naman pong araw na pinagkaloob mo sa amin bilang mga magkakapatid na nagtumataas at tinataas ang iyong dakilang pangalan. Lord, we ask you, Father God, to guide us this morning, O God, as we begin this day worshiping you, thanking you. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Give me wisdom, O Lord, as I share your word. We ask you, Holy Spirit, to be with us, O Lord. Be with me and guide me, O Lord. Use me as an instrument to share your word. And Father God, help us to always be reminded of your goodness to us, of your faithfulness to us through your word. Salamat po, Panginoon. Muli po, wala po kaming ibang pangalan ay tinataas kundi ang iyong dakilang pangalan, aming Panginoon at nag-iisang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli po, isang pinagpalang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Ngayon pong buwan ng Febrero, this month of February, may bago na po tayong theme. And our theme for the month of February is Jesus the Giver. So, the big idea for this month is that there are things we all want deep down. Then there are things that we think we want, but the pursuit of them brings no lasting joy. Jesus knows our real and deepest needs, and He gives accordingly. So, gaya nga po ng nababasa natin at nasusulat dito sa big idea, ang Lord natin lang talaga ang makakapagbigay ng real and deepest needs natin. Kasi we all have our needs. And sometimes, the things that we thought that we need, na akala natin kailangan natin, hindi naman po talaga yun yung mga bagay na kailangan natin. So, our topic for this Saturday is knowing the giver. And I will be focusing on one verse. Familiar po sa atin tong verse na to. Marami po sa atin memorized na po to by heart. And it is in Philippians chapter 4 verse 19 o Pilipos kabanata 4 talata 19. So basahin po natin ito muna sa Tagalog. Pwede po nating simulan sa verse 14. Para po mas malaman natin yung context bakit to sinulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Babasahin ko po ang Filipos chapter 4 verses 14 to 19. Samahan niyo po ako magbasa. Ito po ay sa Magandang Balita Biblia. Basahin po natin. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pag-aaral ng magandang balita. Verse 16, noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhanin niyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Verse 18, ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epafrodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. And verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang salita. So, ang verse po natin ngayong araw na to is sabi ko nga sa Philippians 4:19
This one, I have taken this from the New Living Translation, which states, "And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus." So, bilang pagsisimula po, gusto ko po muna magtanong sa ating lahat. Naniniwala po ba talaga tayo o nananalig po ba talaga tayo na kayang ipagkaloob ng Panginoong Jesus ang ating mga pangangailangan? Isipin po muna natin yung sagot doon. Kaya ba talaga ni Lord ibigay ang needs natin? Pwede nga sagot natin isang mabilis na, oo, syempre. Pwede namang depende. Depende sa pangangailangan, depende sa hinihiling, or pwedeng hindi. Hindi naman ibibigay ng Lord. So, pwede sigurong linawin muna natin yung ano ba talaga yung mga bagay na sa tingin natin, kailangan natin. Kasi gusto ko lamang po nating maintindihan na malaki po kasi yung pagkakaiba ng needs versus wants. Yung gusto lang natin versus doon sa kailangan natin. Di po ba? Kinuha ko po to sa Merriam-Webster. According to Merriam-Webster, need is defined as something that a person must have or a strong feeling that you must have or do something. Ang need po kasi ay maaring iba-iba, di ba nga? Depende siya sa tao or sa sitwasyon na meron siya. For example, dito sa Pilipinas, since malaya naman tayo, nasa demokratikong bansa tayo, we have freedom. Freedom to do, to have our own religion, to have free speech. Pero sa North Korea, sa ibang bansa na komunista, sabihin na natin, they want freedom, they need freedom. Kasi wala sila nun eh. Pwedeng sa material na bagay, for example, pwedeng gusto ko ng cellphone na ang brand ay iPhone or Apple na iPhone 13. Pwede naman kayong gusto nyo Samsung or Android phone, di ba? So, pwedeng iba-iba tayo ng gusto, pero meron talaga tayong mga tinatawag na basic needs, yung talagang kailangan natin, and those are things that we cannot live without. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala to. Those basic needs are food, pagkain, syempre kailangan mong kumain, kundi mamamatay ka, di ba? Kailangan natin ng shelter, which is kailangan natin ng bubong na masisilungan. Syempre, pag muulan, bumabagyo, and clothing, di ba? Hindi ka naman pwedeng lumakad sa labas ng nakahubo-tuba, di ba? So, those are basic needs. And I wanted to share to you this pyramid na probably alam to ng mga nakapag-aral ng psychology. This hierarchy of needs was presented or introduced by Abraham Maslow. Si Maslow po, siya po ay isang well-known psychologist. Ito po yung hierarchy, yung needs na meron daw po ang tao. And he divided it into three. Makikita po natin yung basic needs. So, andito yung mga basic like physiological needs na kailangan ng isang tao para mag-survive. Like food, water, rest, di ba? Kailangan natin lahat ng pahinga. And safety needs. Kailangan natin, we need to feel the sense of security na meron tayo, na ligtas tayo, di ba? And we also have physiological needs. Ito yung mga pangangailangang emotional like esteem needs, yung feeling of accomplishment, yung feeling of prestige, and belongingness, yung mga intimate relationships, kailangan natin ng family, kailangan natin ng friends, or ng spouse, ng partner, di ba? And lastly, the highest or yung pinakamataas daw na need na kailangan ng isang tao, according to Abraham Maslow, yung self-actualization. Ito yung self-fulfillment needs na parang sense of accomplishment na nagawa mo yung full potential mo as an individual bilang isang tao. Kaya ko lang po ito pinakita, mga kapatid, para ipakita or para mas maging clear sa atin na meron po tayong iba't ibang pangangailangan. Hindi lang siya
financial, which is very obvious na kailangan nating lahat. Meron din po tayong ibang klase ng needs, like physiological, sa emotional needs, di po ba? And kagaya nga po ng nabasa po natin, balikan po natin yung Philippos chapter 4. Yung first point ko po is that God knows and we should know that God alone can supply all our needs, lahat ng pangangailangan natin, mind, body, soul, spirit, everything, di po ba? Sinabi po rito sa Philippians chapter 4 na nabasa po natin, sa especially sa verse 14, sinabi ni Apostle Paul na ikinagagalak niya ang pagdamay ng mga taga-Filipos sa kanyang paghihirap. Kasi itong mga taga-Filipos, they really help Paul during his ministry. So sabi niya nga doon sa verses 10 to 12, yung earlier verses, pag binasa po natin yung buong chapter 4, and especially verses 10 and 12, sinabi rin ni Paul na naranasan niyang mabusog, naranasan niyang magutom, naranasan niyang maghikahos. Kaya nga, he was able to write yung Philippians 4:13 na famous din na verse sa mga Christians and even sa non-Christians, that I can do all things through Christ who gives me strength. Lahat ng bagay ay kaya kong gawin, magagawa ko sa pamamagitan ng kalakasang pinagkaloob sa akin ni Kristo Jesus. So yung mga bagay na naranasan ni Paul, nagawa niya lang yon sa pamamagitan ng kalakasan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Jesus. So this same God who gave strength, nagpalakas kay Pablo, is the same God who will supply all our needs. Kaya nga po, maalala ko lang po na sinabi po ni Lord sa atin ni Jesus sa Lucas. Maaarin po ba nating basahin to, mga kapatid? Sa Lucas chapter 12 verses 22 to 23. Let us all read. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. The Lord reminded us na we need not worry. We need not worry about these things na pinagkakaabalahan natin, na we worry about. Because really, life is more important than food. And our body is more important than clothing, di ba? Sabi sa Matthew 6:8, at ito po ay ibabahagi ko rin po, mababasa po natin na sabi ni Lord, so do not be like them. Huwag tayo maging katulad ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. For your Father knows what you need before you ask for it. Bago pa natin to hilingin, alam na ng Diyos. So tandaan natin yung Matthew 6:8. Talaga naman, totoo naman to, di ba? The Lord is omniscient. Alam niya lahat. All-knowing siya. So why would we worry about things na ibibigay kaya nito ni Lord yung pang-tuition ng anak ko? O makakagraduate kaya yung anak ko kasi mukhang kukulangin na kami? Di ba? Yung mga ganong mga bagay na pwede nating alalahanin. Yung mga paano yan after this ngayong pandemic, 'di ba? Marami mga nagsaradong mga negosyo. Sa tingin ba natin si Lord hindi siya aware na there would come a time that the world would undergo a pandemic? Definitely alam niya na ano mangyayari to, pero why do we keep on worrying about these things? So, sabi nga doon sa 1 Peter, 'di ba? We need to cast all our cares in the Lord because He cares for us. And in order for us to know the Father, we need to know Jesus because He is our mediator. We have our second point, which is we need to abide in Christ. That's my second point.
kailangan po nating manatili sa Panginoong Jesus in Christ because He is not just our mediator, ang tagapamagitan natin. Kagaya nga po na napag-aralan natin sa nakaraang buwan, sa January, di po ba, that Jesus is our mediator. He is also the giver of all things. He promised that He will supply all our needs. Kaya nga po, remember this verse, that He will supply all our needs. He is a rich God. Hindi niya tayo pagkukulangin. This is not an empty promise. Ito pong sinulat ni Paul, hindi lang po to bulaklak na salita or to give us a verse or a quotation, but this is reality. This is the truth. And there is no limit to God's goodness and riches. All these gifts, all this God-given gift could only come through Jesus Christ. That's why we need to know Jesus. We need to know the Savior. Babalikan ko lang po yung John 10:10. Sabi po doon, the thief only comes to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and have it to the full. A full life is what the Lord Jesus Christ promised. Sabi niya, di ba, I am the way, ako ang daan, I am the truth, ako ang katotohanan, and I am life, ako ang buhay. So si Jesus lahat. Kasi kung wala kang Jesus, wala kang life. I mean, reality, Zoe life, that's the real life that we need to have. It's not the superficial existence, yung full life na tinatawag na kompleto ang buhay natin kapag kasama natin si Jesus. And in these last two verses that I'm going to share, so John 15:7, sinabi ni Lord sa atin, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Manatili tayo, remain in Jesus. Huwag tayong manghina. Kahit na may mga pinagdadaanan tayong pagsubok, problema, kahit na akala natin wala nang pag-asa, may pag-asa po tayo sa Panginoon. And in John 14:14, sabi ni Lord, you may ask me for anything in my name and I will do it. Si Lord ang gagawa ng bagay na ipinapanalangin natin in His name. Sa pangalan niya, syempre, na ayon sa kanyang kalooban. In order to know the giver, you must remain in Him. So, as a conclusion, let me leave you with this saying by Matthew Henry. Sabi ni Matthew Henry, through Christ, we have grace to do what is good, and through Him, we must expect the reward. And as we have all things by Him, let us do all things for Him and to His glory. So it's all for Him, for His glory, and only through Jesus we can have all of these things na inaasam natin sa ating buhay. So if there's a key takeaway from this lesson that we have discussed, is that we need to approach the giver with the hope and the expectation that He knows what we need. Alam niya na bago ka pa humingi, kapatid, alam niya na yung pangangailangan mo. In order to know the giver, you must remain in Him, remain in Christ. For all of God's gifts come through our Lord Jesus Christ. So ilan po mga kapatid, maari po itong verses na to, familiar na tayo, but we really need to dwell these words, these promises of God in not just in our head, but in our hearts, and let us apply this. So mga kapatid, mananalangin na po tayo. I only have 3 items for prayers this Saturday. The first one, we need to pray for our personal concerns. So sabi po sa Bible, search me, O God, and know my heart. Kailangan po magpasiyasa tayo sa Panginoon sa una-una, let us examine ourselves for us to have a prayer that is acceptable to the Lord. We need to lay down everything, our concerns, or if we have
committed the sin, we need to confess it and ask for repentance. We need to pray for a stronger faith in our Lord. And also, we will also pray for God's provision. After praying for ourself, we will pray for our studies, yung mga nag-aaral pa, na mga kabataan natin, our careers, our work, and our businesses. So we will pray for the Lord's provision through the works of our hand na i-bless ni Lord, and He will shower us with His blessings. And we will also pray for our family. Kasama na po yung lahat na kakilala natin, yung gustong paalala ng Lord sa atin, our friends, our circle, our office mates. And lastly, after we have prayed for our family, our friends, and those who we know, we will pray for those who are sick. So mga kapatid, ngayon po, mananalangin na po tayo. Maari po ba tayong lahat na yumuko at manalangin? Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Hallelujah, Father God, Lord, salamat po Panginoon. Sa isang araw na naman pong pinagkaloob mo sa amin na natapos po ang aming prayer works na natutunan po namin na kayo lang po talaga ang giver of all things, O God. Lord, we want you more than anything, O God. We ask for forgiveness sa mga panahon, Lord, that we have searched for temporal things, mga bagay na lumilipas, Panginoon, that we thought, Lord, na magkakasatisfy sa aming mga pangangailangan. Lord, forgive us for all sins we have committed. Lord, we repent of them. We want to turn our backs from those sins and to completely obey you, O God. Help us to be committed to you, O God. Lord, I pray in your name, Father God, to give us strength, O Lord. Palakasin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na nanghihina kami. For us, O Lord, to continually obey you, O God. For us to always listen to your word and to be submissive to your Holy Spirit. Father God, we ask you, Lord, bless us, O God. Bless the work of our hands, O God. Yung mga trabaho po namin, O Lord, yung mga negosyo po na binigay mo sa amin, Panginoon. And even for our students, O Lord, na nag-aaral pa, Lord, let them excel in their work, in their studies, O God. Panginoon, kayo po ang nagpapala, O Lord God. You are the one who gives us the ability to produce wealth, O Lord. Father, we pray for your provision. Ingatan niyo po yung mga pinagkalog mo sa amin, mga blessing, O God, na huwag po itong maagaw ng kaaway, Panginoon. Lord, we also pray for our loved ones, Panginoon, aming pamilya, those who are sick, Panginoon, kung sino man ang may karamdaman, completely heal them, O Lord. We pray for Pastor Noel to continually heal him. Father God, ganun po Sister Joe Obilita, Panginoon. Panginoon, we pray for those na hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Lord, I pray in your name, O God, by your stripes, we are healed. You are our healer, Father. For those who are suffering right now from emotional sicknesses, Lord, for those who are in pain right now, in Jesus' name, Lord, heal them, O God. Heal those who are sick, O Lord. Pagalingin niyo po lahat na may karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, kami po ay umaasa sa iyo. Wala po kami ibang pinapanampalatayanan, kundi ikaw, Panginoon. Lord, we thank you and lift up to you all our prayers in the glorious and mighty name of Jesus, our Savior. Amen. Okay, salamat po mga kapatid. Ngayon naman po, ang pagdadasal naman po natin ng ating local church, ang ating iglesia, dito sa Cubao, ang RCMI. We're gonna pray for our pastor, our senior pastor, Pastor Reggie Castañeda, and Pastora Cecil Castañeda. We're also gonna pray for all our associate pastors, our district pastors, and our satellite pastors sa Antique, sa Cavite, sa Halahala Rizal, and even for our church in Macau. We're gonna pray for our pastors and their families as well. And also, isama na rin po natin the leaders in our church, yung mga board, ang ating mga ministry heads, lahat ng mga workers sa church.
that all of our members will be united as one under the leadership of our senior pastor, and that we will have continuous unity as a church. So let us all pray. Let's bow our heads and let's pray for our pastors. Panginoon, marami pong salamat dahil po, Panginoon, inilagay mo kami sa isang simbahan, sa iglesia rito sa Cubao, Panginoon, na kayo po ang itinataas, Panginoon, at wala na pong iba. We pray for Pastor Reggie Castañeda, Lord, and Pastora Cecil, Panginoon, and their family. Ingatan niyo po ang pamilya ni Pastor Reggie, Lord, si Steph, si Bea, O God. Pray for, Lord, for your divine protection be upon them, O Lord. Ganun din po ang aming mga associate pastors, O God. Lahat ng aming satellite pastors, O God, hindi man namin maisa-isa ang kanilang pangalan. You know them by name, Father God. Lord, your anointing be upon the pastors of RCMI, Cubao, of Fairview, of Macau, of Dasmariñas, Cavite, of Antique, O Lord, of Marikina, Panginoon. Lahat ng aming mga pastors, Lord, anoint them, O God, with your Holy Spirit. Empower them with wisdom and understanding that they will be able to share your word and only your word sa aming mga anak mo, Panginoon, dito sa Cubao. Father, we pray for all our leaders, O God, the Board of Trustees. Lord, ingatan niyo rin po sila to make the right decisions sa lahat ng ginagawa financially for the church. We also pray for our office admins, Panginoon, lahat ng mga naglilingkod sa iyo, Lord, through the different ministries sa Radiance, Panginoon. We pray, Lord, na huwag po silang magsawa, patuloy po silang maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, thank you, Father God, for giving us this church. We also pray for more workers, O Lord, to send them, O God, in this field na marami po pong tao, Lord, na hindi nakakakilala sa iyo. We pray for your word to be preached, O God, not just in Radiance Cubao, but all over, O God, the world. Father, we give you thanks, we give you glory, in Jesus' name, Amen. Lastly, mga kapatid, mananalangin po tayo para sa ating bansa. Nalalapit na naman po ang isang eleksyon wherein we're going to elect a new president. So we will pray for peace of our country and for the Filipinos, for us to make the right decision, for wisdom, na ang maluluklok ng bagong presidente ng Pilipinas ay talagang si Lord ang nagtalaga. And for all over the world, we're gonna pray for the peace of not just of Jerusalem, but for all over the world. And this pandemic na talaga naman pong, although we're in a new normal, na matapos na po, and the sense of normalcy will arrive for us to go back to our usual life. But if not, the Lord is still in control. So we would like for all of us to pray for the situation. We don't know what's gonna happen, but it is the Lord that is in control, not just of our country, but also for the entire planet. So let's all pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa ngayon na binigyan niyo po kami ng pagkakataon ng magdasal para sa aming bansa, Panginoon, and not just for the Philippines, but also for the entire world, O God. You know what's going on around us, O God. We're still in this pandemic, O Lord, but you are greater than any virus, than any even pandemic or endemic. Lord, we ask, Father God, that in this time, O Lord, continue to protect us from this virus, O Lord, that is in this planet right now. Lord, we pray, Father God, that you will bless, O Lord, your country, this country, O Lord, the Philippines, Panginoon. We're praying, O Lord, for a peaceful election, O God, na magkaroon po ng unity sa aming bansa, na ang mahahalalang, Lord, ay yung naayon sa kalooban mo. We're praying for the right leader, O Lord. Kayo po yung magluklok ng tamang tao bilang mamumuno sa bansang Pilipinas, Father God. We pray for your intervention, Panginoon, Lord.
Lord, intercede for us, Lord. We intercede for the Philippines, O Lord God, that only your God-ordained leader, Panginoon, ang mailuluklok bilang Pangulo ng Pilipinas. Father God, not just for our country, for again the entire world, O God, that all people will come to know you. Father, we believe that in your time, O God, people will hear you and we will know that you are not just the Lord and Savior, you are the giver of all things. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. We give you the glory and the honor, Father God. Salamat po for reminding us na kayo lamang po, Panginoon, ang aming pag-asa, kayo lang po ang aming kailangan sa mundong ito at wala na pong iba. Thank you, Father God, and this we pray in the glorious name of our Savior, in our Lord Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama niyo po sa akin ngayong Sabado. Marami pong salamat, nawa po sa kinabukasan sa Linggo, lahat po tayo'y makinig ng salita ng Diyos. And thank you again. May the Lord bless you and keep you. And remember, the God that we serve will supply all our needs. The Lord bless you and shine where we are. God bless po.